Shalom, shalom tayo sa hapong ito, Erev Tov, Shabbat Shalom. At ang ating pag-aaral ngayon ay sa Musar pa din, no? From the book of Ramkal, Misilat Yesarim. Tayo ay nasa chapter 8 na. At ito ay yung acquiring zeal, the trait of zeal. How to acquire the trait of zeal. At ito ay napakahalaga ding mga pag-aaral kasi ito ay patungkol sa ating mga characters, no? Like yung ating pinag-aaralan sa halaka na Hilkot Dioth. At ang chapter 8 na ito ay ang inwokada ni Ramkal ay ganito, no po. The means through which zeal is acquired are the same ones through which watchfulness is acquired, and their labors are likewise similar, as he wrote, no? So, ang itong trait of zeal daw. Okay. Anong itong trait of zeal sa Tagalog? Walang eksaktong Tagalog eh. Zeal, no? Diligence, no? Ang isang term nito sa English ay diligence. Ha? Kamasigasig. Pagkamasigasig o kasigasigan. Okay? Pagpupunyagi. Okay? Yan yung mga terms sa Tagalog niya. Ano ko? Okay po? So, kung paano daw ma-acquire ang magkaroon ng trait of zeal, yung kasigasigan, pagpupunyagi, ay gaya nun din sa trait of watchfulness. At yun nga, ay ito ay yung contemplations, no? Yung pag-contemplate, pag-ninilay. Okay? So, for their matters are very similar. Parehas lang sila ng kung paano ma-acquire yung trait ng watchfulness at ang trait ng zeal. Yaman nga lang, ang kaibahan ay itong zeal ay nakafocus doon sa mga positive mitzvot, yung mga positive commandments. Samantalang, yung trait of watchfulness ay nakafocus doon sa mga negative commandments, negative mitzvot. So, ang trait of zeal is acquired sa pamagitan ng paggawa o pagtupad doon sa mga positive commandments. Okay? So, yan po yung how to acquire or how the trait of zeal is acquired. And this is through the contemplations and doing of the positive commandments. Okay? Sabi ni Ramkal, however, that which may intensify this rousing is looking into the many benefits that the Holy One, blessed be He, does with man at all moments and times, and the great wonders Elohim performed for him from the time of his birth until this final day. For the more one looks into and contemplates these things, the more he will recognize the enormous depth to God who bestows good to him, due to the trait of gratitude which is naturally implanted in man's soul. So, maglalakas daw yung kanyang awareness o rousing, yung kagalakan niya sa ganitong trait, kung malaman niya na yung mga benepisyo ng Panginoong Diyos na pinagpala sa lahat, no, ay malaman niya ito
na magbuhat doon sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang mamatay ay nandoon yung pinararana sa kanya yung mga benepisyo or benefits o grasya o biyaya ng Diyos. Okay? Sapagkat sa lalo pang kanya itong nininilay ay lalo niyang na re-recognize, nakikilala ang walang hanggan o nakadakilaan ng Diyos at kanyang ding nare-recognize, nakikilala niya na mas lalo pa siyang maraming kakulangan sa Diyos. He is indebted to God. Okay. Maraming kakulangan, no? At kung maraming kakulangan dahil hindi natin siya kayang bayaran, therefore, ang ating magagawa ay doon sa ating pagtupad sa kanyang mga kautusan. Okay? Ito yung sinasabi ni Ramkal. This looking into will cause him to not grow lazy and lax in his service. At kung malaman niya ito, maging aware siya dito, ay hindi siya lalaki, no? Hindi maglalaon ang kanyang katamaran, no? Dahil ang kalaban nitong o ang kaibayon nitong zeal ay katamaran, no? Laziness. So, kung malaman niya ito, eh hindi siya magpapahina, magiging lax, at hindi rin siya magiging tamad sa serbisyo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. For since it is impossible him to repay God, imposible nating mabayaran ang Diyos sa kanyang benepisyong ito na pinagpala ang kanyang pangalan. Sapagkat ang kanyang kabutihan, ang kanyang kahabagan ay mararamdaman niya, okay? At least mararamdaman niya yung kahabagan ng Diyos na ito. Okay? At kung niya kanyang maramdaman ang kahabagan, kagandahang loob, goodness and mercy of God, eh perhaps he will thank God. Okay? Through his name, in his name, and fulfill his commandments. So sa ganung paraan, masusuklian natin yung benepisyo ng Diyos sa pamagitan ng ating pagpapasalamat sa kanyang pangalan and fulfill his commandments. In that way, we can reciprocate the goodness of God, his benefits that has been bestowed upon us or that God is bestowing us, giving us, no, yung mga benefits na yun from the time of our birth until the day that we die. All this goodness, mercy, and blessings that He bestows upon man, once man acquired the awareness of this enormous blessings of God upon man, ay matuto siya, ma-feel niya yung kabutihan ito, and then he will start to thank his name and fulfill his commandments. Bakit po sinabi ni Ramkal na magpasalamat sa kanyang pangalan and not in his essence? Mayroon pong paliwanag ang kuvot halibabot or duties of the heart doon sa gate 1, no? Ganito ang pagkakasabi. His name, about the name of God. Since it is impossible to form a representation of Him, God, no? With the intellect or picture Him with the imagination, we find that Scripture ascribes most of its praises to the name of God and not to his essence. As it is written in Nehemiah chapter 9 verse 5, and they shall bless your glorious name, and that you may fear this glorious and revered name, written in
Deuteronomy chapter 28 verse 58. At all this is in order to honor and exalt His glorious essence, because beside clarifying that He exists, it is impossible for us to clarify in our minds anything about His being except for His great name or His manifestation. Ganyan din ang sinasabi doon sa Book of Psalms 145, no? Na ang kanyang greatness doon sa Book of Psalms, no? Is beyond comprehension. And what we can do is to thank God, to thank His name. And this would be referring to His manifestations or to his character, okay? His attributes. And Ramkalade, no? Whatever circumstances one may be in, whether poor or rich, healthy or ill, there is no person who cannot see wonders and many great benefits in this particular circumstance or situation. Kahit anuman po ang pangyayari o mga nangyayari kanino man, maging siya man ay mahirap o mayaman, okay, siya man ay malusog o may sakit, walang tao na hindi niya makikita ang kamanghaan ng Diyos at ang mga maraming niyang benepisyo sa bawat particular na situation. Okay? Ganito pinaliwanag yan ni Ramkal. For the rich and healthy man is already indebted to God. Blessed be He for His wealth and health. Lahat daw ng mga mayayaman at lahat ng mga malulusog, mayroon ng mga pagkakautang sa Diyos. Yung kayamanan ninyo na tinatamasa, yung kalusugan ninyo na tinatamasa, na-discuss na rin dito yung about health. Ito ay isang yaman. At once na ang isang tao ay mayaman at malusog, siya na ay mayroon ng pagkakautang sa Diyos o siya ay mayroon ng dapat na isusukli sa Diyos dahil sa taglay niyang kayamanan at kalusugan. He is already indebted to God. At doon naman sa poor, to the poor, and the poor man is indebted to God that even in his poverty, God provides His sustenance through miracles and wonders. Diba? Diba nakakita tayong mga pulubi dyan? Mga taong grasa? Palakad-lakad. Walang tiyak na matulugan, walang tiyak na mahigaan, walang tiyak na mapagkunan ng pagkain. They are already tempted also to God. Sila ay mayroon ng pagkakautang sa Diyos sapagkat according to Ramkal, they are not being left to die in hunger. Mayroon bang mga namatay dito sa daigdig na ito at nang nakalagay sa death certificate ay namatay dahil sa hunger? Okay. Kaya kahit yung mga mahihirap, sangayon kay Ramkal, ay mayroon ng bayarin sa Diyos sapagkat ang himala pa rin at kamangaan ng Panginoong Asya ay naroon sa kanila. Ganon din yung mga may sakit. The sick man is indebted for strengthening him in the weight of his illness or injuries and does not leave him to descend to the grave. Kahit yung mga may sakit. Okay. Kaya dapat nga, kahit yung nagkasakit, pasalamatan natin yan. Na nagkasakit tayo para tayo ay palakasin
ng lalo ng Panginoong Hashem. Okay? So, at kahit may sakit siya, hindi pa siya natuluyang mamatay. Kaya, mayroon pa siyang pagkakataong humingi ng kapatawaran at magpasalamat sa nagbigay sa kanya ng buhay. Walang imda kundi ang Panginoong Hashem. So, likewise, for all similar condition, there is not a single person. Empathic si Ramkar. There is not a single person who will not find himself indebted to his Creator. Walang sino mang tao. Diba? Pinaliwanag na natin yung manghangin nating nalanghap. Yung oxygen, ano po? Na nalanghapin. Yung tubig nating naiinom. Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Mapamayaman, mapamahirap, malusog, may sakit. Okay? Ikaw ay righteous, ikaw ay tampalasan, lahat yung pakinabang na yan, mga benepisyong yan ay bigay ng mga biyaya ng Diyos. So, when he looks at these benefits, kung ang isang tao ay titingnan ito, nakapakinabang sa kanya, kapakipakinabang sa kanya, which he received from God, certainly he will be roused to be zealous in his service. Kung ganito daw ang tuos ng isang tao, siya ay magiging zealous sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Magiging masigasin siya na maglingkod sa Diyos. Once na kanyang malaman ito, once na ito ay pumasok sa kanyang kaisipan, yung mga mayayaman hindi magiging maramot. Okay. Hindi magiging sakim, kundi lalo pa siyang maglilingkod sa Diyos. Okay. So, sabi pa ni Ramchal, all the more so if he contemplates that all of his good is dependent on God's hand and that all of his needs and necessities is only from God alone, blessed be His name, and no one else. Lalo pang kung alam niya na siya ay makapagnilay, makapag-isip, na ang lahat ng mga kabutihang ito o ang mabuti ay nakasalalay sa Diyos. Okay. Nakasalalay sa Panginoong Diyos, sa kanyang kamay, na ang lahat ng kanyang mga pangangailangan ay nagbubuhat lamang sa Panginoong Diyos. Okay. Lalo pa siyang magpupunyagi. Lalo pa siyang magkakaroon ng diligence and zeal. Lalo pa siyang magsusumikap. Lalo pa siyang magpapakamasigasig sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi siya magpapatulog-tulog sa pansitan. Once na ang isang tao ay may ilagay ito sa kanyang kamalayan. Okay? And so, certainly he will not become lazy from engaging in his divine service so that God does not diminish that which is essential to him. Sa magkagayon, tiyak na hindi siya magpapabagal-bagal sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Additionally, he said, behold, you can see that I included in my words the three levels of peoples which I divided in relationship to watchfulness, for their matters are the same and can be learned one from the other. So, naalala natin yung makaraan na mayroon tatlong uri ng tao dito sa mundong ito. Ano yung unang uri ng tao na sinambit ni Ramchal? Those of wholeness of understanding. Those of lesser understanding. And thirdly, those of the common masses. Yung tatlo na yan. So, it can be also applied in the trait of zeal. Okay?
Those of wholeness of understanding, according to Ramkal, will rose to zeal by their sense of duty and by the great worth and importance of the deeds. So, yung mayroong wholeness daw of understanding, okay, yung lamang ang kaisipan doon sa iba, ay siya ay mararoused sa zeal o siya ay magiging masigasig sa pamagitan ng pagkaalam ng kanyang duty, ng kanyang tungkulin at gawain. At sa pamagitan ng dakilang halaga nito, yung halaki ng halaga nito o pagkamahalaga nito at ang halaga ng kanyang mga ginagawa na para sa Panginoong Hesus. Diba? Parang ito yung panahon na ang mga lalaki nandiligaw pa lang sa babae. Parang sinisilihan ang puwet para makadalaw lang doon sa kanyang nililigawan. Masyadong zilos, masyadong masigasig, masyadong agresibo. Ganito ang trait nung isang tao na mayroong wholeness of understanding sa tura ng Panginoong Hashem. He will become aggressive and he will become diligent in fulfilling his duty to his Creator, to serve him by obeying his command, the commandments of God. Okay? And for those of lesser understanding, ang kanyang arousing ay from matters of the world to come. Yung lesser ang understanding, ay, maglilingkod ako sa Diyos para umakit ako sa langit. No, ganyan yung mga lesser of understanding. Not on the extent na, ay, maglilingkod ako sa Panginoong Hashem because this is my duty. Because of His benefits that He has given me. Because of the life that He has given me, I will serve Him. Because He pardoned my sins, I will serve Him. But those of lesser understanding, according to Ramkal, will be aroused of the matters of the world to come and honor. So, sige, maglilingkod ako sa Diyos para maligtas ako. Okay? So, yun pala ay hindi yun kaisipan ng mayroong wholeness of understanding. That is the thinking of those who have lesser understanding. Okay? Kundi siya ay maglilingkod dapat dahil siya ay biniyayaan na ng Panginoong Hashem. Whether it be sa ating appearance natin ay hindi maganda, it is always good for you, for us. Lahat ng mga nangyayari sa atin is always good for us. Bakit nangyari sa atin? It's either tragedy or something. It's either yan ay monetary benefits or anything that is for our good. At dahil yan ay naranasan natin kabutihan ng Panginoong Hashem, dapat tayong maging zealous, be diligent, at magpapakapunyagi tayo para magpakalingkod sa Kanya. Okay? Bilang kapalit doon sa mga biyayang niya na ating natatamo sa Kanya. Okay. So, of those of general masses, ay ang kanilang rousing is from the matter of this world and its needs, similar to what is explained by Ramkal. Okay. Ang kanilang rousing ay yung mga bagay dito sa mundong ito. Material. Okay? Doon sila na-arouse na maglingkod sa Diyos. Okay. Saka pala mag-isip na maglingkod sa Diyos kung yung iba ay nagsasabi na, ay, saka na lang akong magtutura study pag mayroon akong magandang bahay. Saka na akong magtutura study pag itong sinagog ninyo ay maganda na.
Saka na ako sasama sa inyo pag kayo ay mayaman na. Okay. Yun ang arousing ng general masses. Saka na ako mag-aaral ng Torah pag mayaman na kayo. O pag mayaman na ako. So, ganyan po binigyan ng distinction ni Ramchal ang mga tao. He divided it into three classifications. And they can be identified according to their rousing. Similar to the trait of watchfulness. Okay. So, paano ma-acquire ang zeal? How do the trait of zeal is acquired? Dito tayo magtatapos. Doing the positive commandment. Doing the positive commandments. And this is dependent upon the class of people or individual. Dependent upon him. It is dependent upon a person based on his category. One is those with higher understanding or wholeness of understanding according to Ramchal, those of lesser understanding, and those of the general masses. Okay. So, ulitin natin, no? Kung paano ma-acquire yung trait of zeal. Para doon sa may wholeness of understanding, they are doing the commandments of God, they fulfill the positive commandments of God, or they are zealous to do the service of God because of their feeling that it is their duty. Obligasyon. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon doon sa Ecclesiastes. Chapter 12. Well, chapter 12. That the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Once a person has this kind of awareness, then he has a higher or a wholeness of understanding. While those of lesser understanding, so ang taong yun naka-acquire ng zealousness or ng zeal, trait of zeal, and the other kind of person ay gumagawa siya o gagawin niya o ginagawa niya ang kautusan ng Diyos, mga positive commandments, dahil siya ay naghahangad na makurunahan pagdating ng araw, o na siya ay maakyat sa langit, o na siya ay mabigyan ng reward. Okay. Yan ang hangad ng mga tao na mayroong lesser of understanding. They do this para sila ay magantihan o maganting palaan. At yan ang karaniwang karakter ng mga tao dito, no? Gagawa ng mabuti para may hinahangad na kapalit. Okay. Gagawa ng philanthropic mission, pero mas higit pa yung balik. Okay. Yun ang uri ng mga tao na mayroong lesser of understanding according to Ramchal. At yung general masses ay sila'y nararouse or sila ay nagagalak maglingkod sa Diyos kung sila ay materially equipped na. Diba? Ang kanilang motivation ay ang material things of this world. So, naunawan ba natin yung ibig sabihin ni Ramchal na how to acquire the trait of zeal? Okay. And so,
tingnan natin ang ating mga sarili at suriin natin, no, saan ba tayo nagpo-fall na uri ng class of individual doon sa ating paglilingkod sa Panginoong Hashem. And so hanggang dyan lang yung acquiring zeal, the trait of zeal, how to acquire trait of zeal. So kung walang tanong, ay pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Hashem, saan po ng ating mga taga-subaybay sa nanonood nitong ating channel, HMF Research Center. At purihin po ang Panginoong Hashem, marami pong nanonood na itong mga aral natin dito sa Tura. At mayroon silang mga comments. So, shalom shalom po sa inyong lahat. At pagpalain kayo ng Panginoong Hashem.